us, Jesus. Thank you for the blood that you have shed for us. And when the earth
we are remembering the death of Christ at the cross. And as I grew up, habang lumalaki ako, I've realized that I have this fear or difficulty when it comes to letting go. Na ang hirap mag-let go of something that you love, something na favorite mo, or someone that you love, or letting go of happy moments, di ba? Letting go of something that hurt you from the past. Na sinasabi nila that letting go is difficult because we need to free ourselves from some aspects of the past. Or maybe letting go is difficult because we are so selfish, or I am so selfish. But as Jesus uttered his first statement at the cross, we can see his unselfishness or his selflessness. Na sinasabi niya sa Luke 23 verse 34, he said there, Jesus said, Father, forgive them, for they don't know what they are doing. I believe that Jesus is stating an unselfish prayer in this moment. Na if I were him, pag ako yung nandun sa kanyang kalagayan, it is easier for me to say, God help me, God help me. Kasi ang hirap ng kanyang situation, iku-crucify ka, wala kang kasalanan. Then halos lahat ng tao is mocking you. It is easier for me to say, God, help me. But Jesus' prayer at the cross displays his unselfishness and concern to the people who are responsible of his crucifixion. Yung responsible sa crucifixion niya, hindi lang yung mga Pharisees, hindi lang yung mga soldiers at kung sino man. But it also includes you and me. Kasali tayo doon. Kasi he was crucified for our sins and for our corruptions. Na kung titignan lang natin, sinasabi niya doon, Father, I believe that hindi niya binubulong itong mga to. Diba? There is a cry of his heart saying that, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. At kung i-research lang natin, talaga, ano ba yung ibig sabihin ng word na forgive dito na sinasabi ni Jesus? Actually, it comes from the Greek word aphiemi, which means to give up, keep no longer, and let go. Ibig sabihin, letting go of our sins. And the good news here is, hindi lang yung kasalanan natin from the past, but also yung kasalanan natin ngayon, present, and yung kasalanan natin until the future. He easily let go of our sins. Pinakiusap niya na, Father, forgive them. Let go mo sila. Why is it easy? Because of His great love for us. Just at this moment, nung sinasabi ni Jesus itong mga word na to sa cross, He was fulfilling a prophecy in Isaiah 53:12. And at the same time, He is practicing what He taught in Luke 6, verses 27-28, and he says here, But you who are willing to listen, say, Love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, pray for those who hurt you. That exact teaching of Jesus ay kanyang pinaklis dun sa cross. The heart of Jesus was focused on us rather than himself. Let us pray. Almighty Father, we thank you for your Son, O God. We thank you for Jesus that He is obedient and He really focused His heart to us, O God. O Father God, here we see that the nature of your love is really great and your love is unconditional and so divine for us, O God. Lord, I pray that you just teach us to forgive others, Panginoon, tulad ng pagpapatawad mo sa amin. I pray that we appreciate that forgiveness. We thank you and we praise you. In this fast and pray, the mighty precious name of Jesus. Amen. Hello. Salamat na ako ay may pagkakataon na marinig ninyo at makasama ninyo sa pag-celebrate sa Holy Week.
seven last word. Sa Lucas 23 verse 43, ang salita ng Diyos ay nagsasabi, at sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Sumagot si Jesus, sinabi ko sa iyo, ngayon din, isasama kita sa paraiso. Napakagandang pangako, napakagandang sagot ng Diyos sa isang kriminal na tao na nagdurusa, na nasaktan, at tiyak na mamatay. Doon sa cross ay mayroong dalawang picture ng mga tao. Isang tao na nangungutya at ito ay ginampanan ng isang kriminal na napako doon sa cross na sabi niya, Jesus, kung ikaw ay tunay na Diyos, iligtas mo ang sarili mo at iligtas mo rin kami. Nangungutya, lumalapas tangan. At maraming mga taong tulad niyan. Salamat na meron din isang tao sa kabilang banda na makasalanan. Ngunit, pareho silang nakakita kay Jesus sa araw na yon. Pero itong taong ito ay kanyang nakilala kung sino si Jesus. Sabi sa verse 40, sabi niya sa isang kriminal, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Alam niya na ang kanyang katabi ay Diyos. Kung kaya nung nakita niya ang katotohanan na si Jesus ay Diyos, hindi siya nag-atubili sa gitna ng kanyang kahirapan, physically, emotionally, sabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. At ang sagot ni Jesus, sabi niya, sinabi ko sa iyo, ngayon din, isasama kita sa paraiso. Ito ay isang salitang nagbibigay ng assurance, nagbibigay ng pag-asa, nagbibigay ng comfort sa isang taong kriminal. Nung siya ay lumapit kay Jesus, ang pangako ng Jesus ngayon din. So ngayon ang katotohanan na ating makita doon na pag ang isang taong makasalanan, magbalik loob sa Diyos, tanggapin kung sino si Jesus, siya ay Diyos. Siya ang Diyos na nagkataong tao. Siya ang namatay sa krus para bayaran ang ating kasalanan. At kung ito ay kanyang tanggapin sa kanyang buhay, pangako ng Diyos, ngayon din, isasama kita sa ating paraiso. Ito ang isang pangako ng Diyos na hindi nagbabago. Ito ang pangako ng Diyos na may kasiguraduhan na ang tao pag lumapit sa Diyos, dadalhin, isasama ni Jesus sa kanyang paraiso. Ano nga ba ang paraiso? Ang paraiso ay isang lugar, sabi sa Biblia, Garden of Eden. Dalawang beses na binigay ito sa Revelation 2:7 na ito ay Garden of Eden. Pero sa atin ngayon, tanggap natin na ang paraiso ay heaven, lugar kung saan nakatira ang Diyos. Kaya sabi niya, isasama kita sa aking paraiso. Ito ang pangalawang salita ni Jesus doon sa cross. Ang una, nagpapahayag na ng pagmamahal na sabi niya, Ama, patawarin mo sila sa kanilang mga kasalanan. At kung ang tao ay lumapit at humingi ng tawad, ang pangalawang pangako ng Diyos ay isasama kita sa ating sa aking paraiso. At ito ang isang napakagandang pangako ng Diyos sa bawat isa na lumapit kay Jesus. Ang paraiso ay personal na ipinangako ng Diyos doon sa taong nagbalik-loob sa kanya. Ang paraiso ay personal na tirahan ng Diyos at isama ng Diyos ang mga taong nagpakumbaba at tumanggap sa kanya. Kung ngayon hindi mo pa sigurado ang iyong puntahan, may paraisong naghihintay sa iyo kung tanggapin mo si Jesus na iyong tagapagligtas. Kung sa panahon na ito ay nasa kahirapan ka, malaki ang iyong problema, marami kang mga alalahanin, ang sabi ng Panginoon sa Jeremiah 33:3, tumawag ka, call unto me, and I will answer you. Pangako ni Lord yan at ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. At sabi niya sa Awit 50:15, Call unto me and I will answer you and you will glorify me. Kaya salamat sa Panginoon na iniimbitahan niya tayo, tumawag ka, tumawag ka, tumawag ka at isasama kita sa aking paraiso. Magkita-kita tayo doon. Tayo na tumanggap kay Jesus Christ may pag-asa na may paraisong naghihintay sa atin kasi ang Diyos ang nagbitaw ng pangako at iyan ay kahit kailanman hindi mawawala sa kanyang puso.
Nawa na ang salita na ito ay magbigay sa atin ng kalakasan na i-share ang salita ng Diyos upang ang mga mahal natin sa buhay makasama natin sa paraiso, sa kaharian ng Diyos sa langit. God bless you. See you there in His time. The third saying of Jesus on the cross. John chapter 29, verses 26 to 27. I read, "When Jesus therefore saw his mother and the disciple whom he loved standing by, he said to his mother, 'Woman, behold your son.' Then he said to the disciple, 'Behold your mother.' And from that hour, the disciple took her to his own home." As we can see, there are really two sayings, one to Mary and one to John. What can we learn from Jesus? Jesus did not neglect his responsibility. He looked at Mary, looked at his mother. Mary probably in her early 50s, and it is likely that she has been a widow for a number of years and have reached the age when a mother most of all lean for support on a strong and loving son. Despite that Jesus was in great agony of pain, gasping for his breath and was dying, still we see something that Jesus loves me concerned. To John he said, "Behold your mother." Jesus not merely made a temporary arrangement, for she was to take care of, to live with John for the rest of her life. John had assigned to say the task of caring Jesus' mother. What are we, a disciple of Jesus, to learn from the third word from the cross? First, we must love our parents while they are still living, no matter what. Sometimes our parents misunderstand us or disapprove our plans, our decisions. Sometimes there is a point that they may can hurt us grievously. And I know how it felt because I experienced it myself. But still, I love my parents. Jesus too had felt the hurt of misunderstanding from his family. Even his mother. It's apparent that during part of his ministry, his family did not understand him. In John chapter 2 verses 1 to 11, at the wedding at Cana, Mary pushed Jesus to change the water into wine, even though he tells her, "My time has not yet come." In Mark chapter 3, verse 21 and verses 31 to 35, his family thought he is out of his mind and went to take charge of him. In John chapter 7, verse 5, even though his brothers did not believe in him. Whether they understand or approve of us, whether we can trust them at this point in our lives, we are told in Exodus chapter 20 verse 21, "Honor your father and mother." Jesus Christ's powered love can help heal the hurts from our families. We must love our parents. Second, we are responsible for family obligations. Jesus was clear that his disciples must put commitment to him above family relationships. Our obedience to Christ must become priority, and obedience to parents must become secondary. Our priorities are clear. Put God first. But to put God first doesn't mean that we are free to neglect our other priorities. It means that we get our priority in proper relation to each other. May God give us wisdom to work this out. Here, at the end of Jesus' life, we see in Jesus the tender love of a son for his mother, a mother who had sometimes misunderstood him. Jesus did not only fulfill his spiritual duty, he fulfilled his earthly responsibility. Again, it says, "Dear woman, here is your son. Behold, here is your mother."
God bless everyone. Dilema sa pagdani. Ito ang pang-apat sa huling mga salita na sinampit ng ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo na ang ibig sabihin ay, my God, why have you forsaken me? Bakit kaya natanong ito ng ating Panginoong Jesus? Meron kaya siyang gustong linangin sa kasama? O meron kaya siyang gustong malaman? O kaya may mga in-expect mo siyang sana gagawin ng Diyos naman na hindi niya ginawa? Kaya niya natanong na, Panginoon, Panginoon, bakit mo ako pinabayaan? Di natin alam ang kabuuan ng sa buong saklaw na pangyayari sa pagitan ng Diyos Ama at Panginoong Jesus ng mga oras na iyon.
Ang tanging alam naman natin o clue, mga senyales ay yung mga tipid na salita na binibitawan ng ating Panginoong Jesus sa kanyang mga huling sandali. Simulat sa pul, alam ng ating Panginoong Jesus ang kanyang pinasok bago siya kumaba dito sa lupa. Mababasa ito sa mga ebanghelyo. Ganun din, alam niya kung ano yung mga nararanasan niya, yung mga detalye, at nakalatag din ito lahat sa lumang tipa. Kung papansinin natin ang unang salita ng ating Panginoong Jesus, sa una niya sinapit na nasa krus siya, sabi niya, "Father, forgive them for they don't know what they are doing." Tinawag niya ang Diyos ako na Ama, pero bakit ngayon Diyos na lang ang tawag niya sa kanya? Kung ilalalayin natin ito sa panahon natin ngayon, kung ikaw ay sakaling anak ng isang may-ari ng kumpanya, kung saan nagkaroon ka ng problema at sa huli, sasama ang paanan, ay inabandon na kanya dyan. Hindi ka na niya anak. Hindi na Ama ang magtatrabaho sa kanya, di ba? Kundi boss na lang kung sakaling nagtatrabaho ka bilang janitress o janitor sa kanya. Ganun din yung nangyari noon sa Panginoong Jesus. Inabandon na siya ng Ama. Bakit nangyari yun? Kasi nung mga oras na yun mismo, lahat ng kasalanan ng sanlibutan ay inagawa niya. Binuhos na sa kanya lahat ng kasalanan ng sanlibutan. Siya na mismo ay naging makasalanan dahil hindi siya gumawa ng kasalanan. At alam naman niya na ayaw ng Diyos Ama ang kasalanan nito. At alam natin din yun. At ganun na lang, ibinuhos din sa kanya buong-buo ang puot ng Diyos. Alam natin ang kasalanan ay nagagawa ng tao dahil wala ang Diyos sa kanilang puso, wala ang Diyos sa pinapaniwala nila. Ngayon, pinaranas niya yun kay Jesus na wala din ang Diyos Ama sa kanya. Kaya, Eli, Eli, lema sabachthani. Ito ay hinagpis ng Panginoong Jesus dahil inabayaan na siya ng Ama. Inabandon na siya. Tinalikuran siya at nilayuan siya. Hindi ito tanong na naghahanap ng kasagutan, kundi ito ay isang iyak, pagtanis, dahil sa sinda at kakilakilabot na pangyayari ng pag-abandon na sa kanya ng Ama. Naranasan niya ito lahat dahil sa atin, para sa atin. At nang ang Ama ay kaya na niya tayong harapin. Kaya na niya tayo ulit papalikin sa kanya. Pakinggan pa sana natin yung pagtanis ng Panginoon sa ating buhay, sa pamamagitan ng paghihirap niya na ligtas tayo. Hindi biro ang nangyari sa kanya sa krus, kapatid. Hindi biro yung paglapastangan sa kanya. Nandudura pang humpag, magsusuntok pa na ng pala. Hindi biro lahat yun. Hindi biro lahat ng sakit, ng habupit, at init, pagod, dugo, pawis, lahat naranasan niya. Trinaydor siya, inabandon na siya ng kanyang mga kaibigan, ng kanyang mamahal. Ngayon, pati ang Diyos Ama iniwan siya. Hindi biro lahat yun ang kapatid. Hindi biro ang proseso ng pagtubos sa iyo. Seryoso ang Diyos Ama sa pagtubos sa atin, kapatid. Seryoso sila sa pagbawi ulit sa iyo. Kaya sana, huwag mong sayangin ang buhay mo. Mahirap kang tubusin. Pinaghirapan ka, kapatid. Hindi pa huli ang lahat. Sana magbalik loob tayo sa Panginoong Jesus. Sana magbalik loob tayo muli sa Diyos. At muli manampalataya sa Kanya. Piliin sana natin ang tama at alam natin makakabuti sa huli. Hindi man ito maganda, but the process, hindi man ito ka-enjoy-enjoy. Pero hindi natin alam. Hindi natin alam ang future. Kung gustuhan mo din lang ang plano ng Diyos para sa iyong buhay. Piliin natin ang tama dahil alam natin sa huli, baka tayo din ang madidisgrasya. Asa loob po tayo ng ating mga tahanan, malusog, malakas at malisigla at malayo po sa lamang karamdaman o sakit o sa tinatawag nating COVID-19. Ngayong araw na to, akin po ibabahagi sa inyo ang panglima sa huling pitong salita ng ating Panginoong Jesus bago po siya mamatay at muling mabuhay. Ayan po, makikita po natin ito sa libro ng Juan o Book of John 19:28. After this, Jesus, knowing that all things were accomplished, that the scripture might be fulfilled, said, "I thirst." I am thirsty. Ayan. Kung sa Tagalog po, ito po ay uhaw. Ako ay nauuhaw. Madalas po, nasasabi natin tong salitang ito na ako'y uhaw kapag tayo po ay galing sa trabaho o pagod sa trabaho. Pag tayo po ay pagod, o pagkatapos nating kumain,
O minsan o madalas din po, dala na rin po ng mainit na panahon o malinsang panahon, tayo po ay nauuhaw. Po. Pero kung titignan po natin sa Biblia o babasahin po natin kung ano po ang nangyari, kung bakit po nasabi ng ating Panginoong Jesus na ako ay uhaw. Kung babasahin po natin, siya po ay hinuli, siya po ay pinahirapan, siya po ay nilagyan ng koronang tinik, siya po ay pinagbuhat ng cross, at sa huli po, siya ay ipinako sa cross. At makikita po natin dito na, mababasa po natin na tatlong oras po na nakapako sa cross ang ating Panginoong Jesus, bago po siya namatay, sinabi niya, ako ay uhaw o nauuhaw. Bilang isang tao po, o tayo po, tayo din po ay nauuhaw. Uhaw sa kapangyarihan, uhaw sa katanyagan, uhaw sa kayamanan, uhaw sa karangian. Gusto po nating sumikat, gusto po nating yumaman. Tama po ba? At madalas po sa atin, tayo po ay uhaw sa pagmamahal, uhaw sa pagkalinga, pagmamahal ng ating mga magulang, pagmamahal ng ating kapwa, pagmamahal ng ating mga kapatid, pagmamahal ng ating mga kaibigan. Pero madalas hindi po sapat itong mga bagay na to. Kasi madalas tayo po ay sasaktan pa rin, nalulungkot, at nahihirapan. Pero ano po ba ang ibig sabihin ng Panginoong Jesus nung nasabi niya, ako ay uhaw o nauuhaw? Ito po ba ay dahil sa kapaguran niya? O ang Panginoong Jesus po ay nauuhaw sa ating pagmamahal? Sa oras na to, mga kapatid, church, tanungin po natin ang ating mga sarili. Sino o ano po ang laman ng ating puso? Ito po ba ay ang Panginoong Jesus? O may mga bagay pa na mas pinapahalagan natin kaysa sa pagmamahal ng ating Panginoong Jesus? Mga bagay na siyang dahilan kung bakit nauuhaw ang ating Panginoong Jesus sa ating pagmamahal. Tandaan po natin na ang Panginoong Jesus ginawa po ang lahat ng bagay para sa atin, para po maligtas tayo sa ating mga kasalanan. Ang hinihiling ng Panginoong Jesus ay tayo ay manumbalik sa Kanya, talikuran ng kasalanan, at mahalin natin ang Panginoong Jesus. At sa mga kapatid o kaibigan po natin, naghahanap ng kasagutan sa mga kasagutan, naghahanap ng pagmamahal, ang tunay na pagmamahal ay mahanap at matatagpuan lang natin sa ating Panginoong Jesus. Purihin po ang ating Panginoon. Baby,
cross my salvation, where your love poured out over me. Now my soul cries out, hallelujah, praise and honor are you. Now my debt is paid, it is paid in full by the precious blood that my Jesus spilled. Now the curse of sin has no hold on me. Whom the Son set free, who is free indeed. Now my debt is paid, it is paid in full by the precious blood that my Jesus spilled. Now the curse of sin has no hold on me. When the Son sets free, oh, it's free. Oh, that rugged cross, my salvation, where your love poured out over me. Now my soul cries out, hallelujah, praise and honor to me. See, the storm is rolled away. Behold the empty tomb. Hallelujah, God be praised. He's risen from the grave. Oh, that rugged cross, my salvation, where your love poured out over me. Now my soul cries out, hallelujah, praise and honor to you. Praise and honor to you. My turn is to read to you John 19, verse 13, the last six words of Jesus. When Jesus had tasted it, he said, "It is finished." And he bowed his head and released his spirit. It is finished. That is, all the types and prophecies of the Old Testament, which pointed at the sufferings of the Messiah, were accomplished and answered. It is finished. That is, the ceremonial law is abolished. Noong sa Old Testament until Jesus' time, a complicated system of sacrifices had atoned for their sins. We all know that sin separates people from God, and back then, only through the sacrifice of an animal, a substitute, could be forgiven and become clean before God. But people sin continually, so frequent sacrifices were required. Jesus, however, became the final and ultimate sacrifice for sin. The word finished is the same as paid for. Jesus came to finish God's work of salvation, pay the full penalty for our sins. With his death, the complex sacrificial system ended because Jesus took all sin upon himself. Through Jesus' final sacrifice on the cross, we are free from the bondage of sin. Jesus indeed died for all our sins, past,
present, and future. You may ask, future? Yes, all our sins now, our future then, 2,000 years ago. Now we can freely approach God because of what Jesus did for us. Those who believe in Jesus' death and resurrection can live eternally with God and escape the penalty that comes from sin, the past, present, or future sin. Jesus took them all upon Himself, nailed them to the cross, and declared, "It is finished." So if you are not forgiven of all, then you are not forgiven at all. We are forgiven of our sins because of the blood of Jesus. His blood alone cleanses us. But in Romans 6, Paul warned us that we must not use this freedom as a license to keep on sinning because of God's grace. To do so is insulting Jesus' sacrifice for you and for me. Ang pinakamalaking kasinungalingan ng Diablo ay ang sabihin na hindi pa tayo totally napatawad ng Diyos. Kailangan pang renewing tayo to maintain ang ating salvation. This lie defeats the purpose of what Jesus has done for you and for me on the cross. When Jesus declared, "It is finished," all the requirements God's law demands were all satisfied only by the work of His Son, Jesus Christ. May you be blessed by this message, and I pray that the blood of Jesus Christ cover us always until the end of times. Tayo sa pangpito na katagayan ng ating Panginoong Hesus doon sa cross na Kalbaryo, at matatagpuan po natin Luke chapter 23 verse 46. At sabi po niya, Jesus called out with the loud voice, "Father, into your hands I commit my spirit." So yan po yung pangpito na katagayan ng ating Panginoon doon po sa cross ng Kalbaryo, at ito po ay isa sa pinaka powerful, yung pito na yan, powerful Word of Jesus Christ dun sa cross of Calvary. At ang nakita ko po dito ay sinabi ng ating Panginoong Jesus na, "Into your hands I commit my spirit." Nabanggit din po yan ni David dun po sa Psalms chapter 31 verse 5. Na sinasabi po niya doon na, "Into your hands I commit my spirit." So, ang nakita ko po dito, Jesus Christ willing to die. Siya po ay willing na mamatay talaga. Mapapansin po rin nyo, no, sa Bible ay sinabi po ng Panginoon na kung maaari ay layo mo yung asaro ng pagdurusa. Pero sabi po niya, hindi ang aking kalooban, hindi ang kalooban ng aking amang nasa langit. Not my will, but your will be done. So, Jesus Christ died on the cross willingly. Siya po ay talagang kusa sa kanyang kalooban, yung kanyang kamatayan. Sapagkat yung sabi po niya, "Into your hands I commit my spirit." Jesus is willing to die on the cross, number one, to save us. Sapagkat alam ng Panginoon na wala akong iba na magiging hain, kundi siya lamang po upang pupusin po tayo sa ating pong mga kasalanan. And number two, Jesus Christ is confidence. Yung sinabi po niyang, "Into your hands I commit my spirit," ibig sabihin, with confidence po siya sa kanyang ginawa po, nangyari po sa kanya, na siya po ay mamatay po sa cross ng Kalbaryo. So, number one, he is willing and he is a confidence to die on the cross. So, sa bawat isa po sa atin, ano po, ay sana magkaroon din po tayo ng willing to serve God. Ano man po yung trials, ano man po yung mga problema po natin, nawa ay magkaroon din po tayo ng willingness, sapagkat si Jesus, wala pong pag-alinlangan na tayo po ay tubusin sa ating po mga kasalanan, hindi po siya nagdalawang isip. So, bilang pasasalamat po natin sa Panginoon, magkaroon din po tayo ng confidence to serve God, confidence to serve Jesus. Number two, na magkaroon din po tayo ng willingness to serve Jesus. Kasi po, hindi po natin sana deserve, pero dahil po sa pagmamahal po niya sa atin, deserve po natin na tanggapin yung kapatawaran ng ating mga kasalanan. Sapagkat
sinabi po ng Panginoon, sobrang mahal po niya tayo. Kaya nga po siya po ay willing na mamatay dito sa cross ng Calvario, and to your hands, I commit my spirit. And number two, sabi po niya, ang ating Panginoon ay confident, okay, na mamatay doon, sapagkat makita po natin, nung hinuli si Kristo, hindi po siya nagreklamo, nung siya po ay pahirapan, wala pong reklamo. Sabi nga po ng Bible, kahit para siyang usa na ikitilit, wala po siyang imig. Nakita po natin na ang Panginoong Jesus ay willing to sacrifice. May confidence po siya na gawin na siya po ay may pako dun sa cross ng Kalbaryo. At yung pangpito nga po, into your hands I commit my spirit. So napakaganda po kapatid na ito pong pangpitong kataga ng ating Panginoon ay manariwa. Hindi lamang po yung pangpito, kundi ito pong pitong ito mula sa una hanggang pito ay lagi po nating alalahanin, sapagkat ito po yung mga kataga na binitawan ng ating Panginoon bago po siya mamatay. At ang magandang balita, hindi lamang po siya nanatiling patay, kundi sa salita ng Panginoon, muli po siyang nabuhay sa ikatlong araw. Salamat sa Panginoon, sapagkat nabigyan po tayo ng pagkakataon na tayo po ay makinig, tayo po ay magkulay-kulay sa pitong kataga ng ating Panginoon Jesus doon sa cross ng Kalbaryo. Into your hands, I commit my spirit. God bless po. Seven last words. Now we know and we will always be thankful and grateful for what the Lord has done for us. Let us sing His amazing grace. Who breaks the power of sin and darkness? Whose love is mighty and so much stronger? The King of glory, the King above all kings. Who shakes the whole earth with holy thunder and leaves us breathless in awe and wonder. The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. Shines like the sun in all of its brilliance. The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing. The King who conquered the grave.
I sing for all that you've done for me.